Yo mga ka-travelers, I promise, ito na yung vlog na iniintay nyo, ano? Yung mga ayaw ko sa NMAX 155 version 2.1 or 2023 version. Actually mga ka-travel, kunting tips lang, no? So wala pong pagbabago na ilalabas si NMAX sa taong 2024. So same lang din ngayong 2023. So kaya bili na kayo kung kailangan nyong bumili ng NMAX. So ito mga ka-travel, yung mga ayaw ko sa NMAX, ano? So hindi ako NMAX hater, ano? Dahil ito nga yung pinili ko eh. Pero alam ko na talaga kung bibili ako nitong NMAX, alam ko na yung mga gagawin ko. Actually, itong mga dislikes ko or yung mga ayaw ko dito sa NMAX 155 ay pwede naman natin masolusyonan. So ibibigay ko sa inyo mamaya. So isa-isahin natin mga ka-travel. Yung iba pwede masolusyonan, yung iba hindi. So itong mga ka-travel, ano, bibigay ko na sa inyo yung mga ayaw ko dito sa NMAX 155. So ito mga ka-travel, without further ado, simulan na natin. Rawr! Okay, number one mga ka-travel na ayaw ko talaga na napansin ko kagad. So simula pa lang, nakakalabas pa lang sa kasa, yung shock dito sa unahan mga ka-travel, grabe, napakalambot niya, tukod na tukod talaga. O ito, tingnan nyo sagad yan dito mga ka-travel, lalo na pagbiglang ano, may humps, biglaan dito, grabe, umbok talaga yan dyan eh. Umbok na umbok talaga. Ano, maririnig mo talaga yung tik-tug. Anong tunog pa yan, tug. Kapag bigla ang mataas na shock, na humps, or mataas na lubak, as in talaga, hindi naman siya nasasagad, hanggang dito lang. Pero ramdam mo yung tunog, iwan ko kung ano yung natatamaan dito. Basta ramdam mo yung tunog. So I decided na magparipak. Ano yung paripak mga ka-travel? Ibig sabihin, pagkalabas pa lang ng kasa, dapat ito na dapat yung gawin nyo. Ipa-change nyo yung oil nito. Pa-change nyo yung oil. Ano? Yung stock oil kasi ng shock ng NMAX mga ka-travel is 75 cm lang. Ano? 75 cm lang. Tapos, yung ipapalagay nyo na oil dito sa shock is 85 cm yung taas. Kaya mataas na mga ka-travel, mas magaganda yung lay ng shock sa unahan, tapos hindi na siya ganun ka tug, wala na. Ayun, dyan na lang mga ka-travel, oh. Tingnan nyo, ito na yung ano nya, bakas, di ba? Maliit na lang, hindi na hanggang dito, hanggang dyan na lang, kahit mataas pa yung lubak, kaya no, kitang-kita naman sa bakas, di ba? Grabe, hindi na siya ganun na nasasagad. So kaya ito kagad yung gawin nyo dapat. If ever bibili kayo ng NMAX, ano? So paglabas pa lang sa kasa, kung pwede lang sana na gawin nyo kagad. Ako sana gagawin ko sana yan, pero sinubukan ko kasi sa isip ko, bago pa naman. So baka hindi pa siya ganun ka ganyan. So ganun na talaga siya. So kung bibili kayo, dapat paglabas pa lang sa kasa, iparipak nyo na agad, para hindi nyo maramdaman yung malakas na tunog na tug. To give ever may mga biglang shock or humps na dadaanan kayo. So yan yung number one na concern ko dito. Grabe talaga. Ano? Buti naman nagawa ng paraan. So ngayon smooth na siya. Promise. So 85 cm brutal. Oh, mutol ba yung ano? Tatak. Basta yun, mutol yung oil na nilagay ko dito. Pang pork oil. Okay, number 1 pa lang, mahaba na yung video natin. Pero ito yung pinakaunang concern ko, kaya gusto ko sa inyo iparinig kaagad. Ano? So, next concern natin mga ka-travel, kung bakit ayaw ko dito sa NMAX. Yung mga dislikes ko. Pero, nagagawa naman ng paraan mga ka-travel. Next is yung upuan. Itong upuan mga ka-travel, ano siya? Prone siya sa scratch ng mga pusa. Ano, kay Sir Raymart NMAX, grabe, may mga ginanyan na ng mga pusa. As in talaga prone siya. So, the best way na solution na gagawin mo is bumili ka ng seat cover. Actually, bumaba sa amin dito, nawala na yung seat cover. So, yung nilalagay ko na lang is itong pampunas. Yung order ko parating pa lang. Saan yung pampunas? Yung maraming pampunas. Yung malapad, nilalagay ko dyan para, ayan, nakita ko. Ito, ganito. Nilalagay ko dito. Habang wala pa yung order natin, kasi nawala yung seat cover natin. Ayan. Actually, gabi ko lang 'to nilalagay. Nilalagay ko dito, dalawa 'yan. Para yung pusa, hindi talaga natin 'yan maiwasan, yung pusa mga ka-travel. Ano?
So gustong-gusto ko yung stock kasi foam na foam siya. Pero yung ayaw ko is prone siya sa scratch ng mga pusa itong upuan. Promise. Promise. Swear, ano? So ang kagandahan sa content ko mga ka-travel kasi galing mismo sa puso ko, galing mismo sa experience ko kaya swerte kayo eh. So pa-subscribe na lang, pa-comment. Marami pa tayong gagawin ng mga moto vlog. Ano? Marami pa tayong mga content na gagawin. Yan, prone sa scratch siya. Promise. Next mga ka-travel is ang ayaw ko sa NMAX. Dapat sana, hindi na sana tayo bibili pa ng ano, additional accessory. Ito. Ito. Na car charger. Bumili ako nito mga ka-travel para gumana lang yung ano niya dito. Dapat sana direct na sana, naka-USB na sana. Pero kailangan mo pa bumili ng car charger. Ayan. So, bibili ka pa ng car charger para gumana talaga yung saksakan niya. Ito, bumili ako. Ayan, 120 pesos lang naman to sa Shopee. Tingnan nyo ito. Ayan. So, ayan na. Ano na yung charger ko. Set na siya. Nilagay ko lang to sa U-Box para pagbabiyahe ako. Ayan. Yung nakainin ako nito. Yung mga accessories so, na mga ka-travel ay vlog din natin yan. Other video yan. Kasi haba masyado yung video natin. Diba ito? So, dapat sana USB na rin yung saksakan dito. King ining yan. Nakakabagot talaga eh. Bibili ka ba ng other accessory? Next mga ka-travel, naaya ko dito sa Inmax natin. Inmax lover ako ha. Hindi ako ano, Inmax hater, Inmax lover ako kasi ito talaga yung gusto ko. So kung hindi pa kayo nakakita ng mga ano, nakita yung video ko na bakit ito yung pinili ko. Ayan, i-stock na lang yung page ko, yung YouTube channel ko pala. Tapos may additional pa tayo na video tungkol sa yung mga gusto ko yung sa Inmax kasi mayroon pa akong mga hindi nasali. So next mga ka-travel na ayaw ko. Ano? Yung in my own lang to ha. Baka sirahan nyo ako eh. Inmax lover talaga ako. Promise mga ka-travel. Next na ayaw ko mga ka-travel dito sa ating Inmax 155 version 2.1 ay yung kanyang design dito. Ano? So hindi naman to big deal. Ano? Medyo subjective itong ayaw ko. Itong design dito. Yung stock lang nito, yung wala kayong bracket na ganito. As in talaga, ang pangit niya tingnan, yung supo lang dito, yung hanggang dito lang. Parang pangit niya. Tapos dito sa ulian, yung kanyang ano dito, stock na hawakan. Diba? Nuulan na tayo. Yun yung ayaw ko. Kaya, pinadagdagan ko nito, yung bracket, itong bracket, X3 bracket, Nemo X3 bracket. Tapos, itong bracket ng top box natin. Ayan yung pangatlo na ayaw ko mga travel sa design. Kaya, ayan, pinalitan ko. Medyo mabay yung design mga travel. Medyo gumanda yung looks niya. Promise. Nakikita ko kasi mga travel yung mga naka-inlocks. Mas gumaganda yung looks sa pag medyo mahaba. Tapos mayroon dito. Yung hindi naman masyado mataas ha. Ano? Next mga travel. Ito yung dapat yung tandaan yung pang-apat. Ano? So lahat ng mga na-experience ko dito, naka 3,000 plus na tayo na odometer eh. So na-experience ko na talaga. Yung pagbanking nyo, yung pagbanking, masyado mababa mga ka-travel yung ano niya, yung sa center stand. Ito. If ever super banking kayo, if ever super banking kayo yung, as yun talaga, di ba nakaganyan, ganun na kayo. Sumasayad itong center stand. Kikina. Okay naman sana siya mga ka-travel if ever hindi kayo super banking, yung tama-tama lang. Kasi talaga, sumasayad to. So kung pwede lang tanggalin to, tatanggalin. If ever, mahilig kayo sa bankingan. Sumasayad to eh. Yes, mga ka-travel, sumasayad siya. Ano? Yun yung pang-apat natin na ayaw natin dito sa Inmax. Yung mga dislike natin. Ano? Next, mga ka-travel. Ito yung ano, medyo dapat alam nyo. Speed. Speed. Ayaw ko ng speed ng Inmax, mga ka-travel. Ang bagal. Ano, nag-aalangan ako mag-overtake sa turbanada. Lalo na yung takbo niya 100 kph tapos mag-overtake ka. Ang pangit! Mas maganda pa rin mga ka-travel yung my clutch. So may vlog din tayo nito mga ka-travel ha, separate. So abangan nyo lang yung channel ko. Kung if ever nanggaling kayo sa XRM, ayan bago natin yan mga ka-travel. Yung galing kayo sa mga ano, lower CC, kung bibili kayo, mag-upload kayo, abangan nyo yung channel ko.
marami kayong matututunan sa akin in my own experience. Ang bagal, I hate speed mga ka-travel. 122 lang yung top speed ko nito. Ina, 122 lang is top speed. Pagpatak mo ng 100, 122 yung top speed ko nung hindi ko pa nito nilagyan, yung wala pang mga other accessories dyan. 122 yung top speed ko. Pero ngayon bumagal kasi ito yung windshield. Masyado siyang sumasagabal sa takbo kasi inarangan yung yung hangin. Hangin ba yun? Nakakaharang ito sa hangin. Nakakapagbawas ng speed. Tama na ba yung Tagalog ko? Ayan, yung stock ko nito dati mga ka-travel nung wala pa yung bracket tapos ito. Miss 122 lang, grabe ang bagal. Ang bagal promise. Tapos nag-aalangan ako mag-overtake sa Turbanada. Lalo na yung 100. Kasi 100 yung takbo ng Turbanada. Kasi mga ka-travel, makakakamit mo lang yung 122 kph. If ever straight talaga yung takbo mo. Grabe. Makakamit mo lang yung speed niya. Kaya ayan. Ayaw ko nito mga ka-travel. Ayaw ko nito. Yung speed niya ng automatic. Mas maganda pa rin yung my clutch. Kaya kayo mga ka-travel, if ever meron na kayong Sniper 155, Rider 155, Rider Carb, kung magpaplano kayo bumili ng NMAX or ADBA, ganun talaga, mabagal talaga automatic. Huwag nyo nang kung ayaw nyo nang mabagal, stay na kayo dito. Stay na kayo dito. Mabilis talaga yung RS 150 natin. Yung Sniper mabilis yan, yung Rider mabilis talaga yung may mga clutch. Kaya, ayan, babala ko to sa mga bibili pa lang ng NMAX or mag-upgrade na nanggaling na kayo dito sa mga 150cc na may clutch. In my own experience, dapat alam nyo to. Manood kayo, tapusin nyo yung video na to dahil marami kayong matututunan sa akin. Next mga ka-travel, naayaw ko dito sa ating NMAX. Ulitin ko talaga. I am an NMAX lover. Pero ito yung mga ayaw ko na nakikita ko. Ha? So atin natin lang to. Pero ito yung pinili ko kasi alam ko na yung pang chill lang talaga to. Pang long rides, ayan, whatsoever. Next mga ka-travel na ayaw ko dito sa ating NMAX. Please ha, please. Hindi ko ulit-ulitin ko talaga. Hindi ito pagsira sa ating NMAX. Next mga ka-travel, yung kanyang busina. King inang busina yan. Isa lang mga ka-travel yung busina. Ang pangit, ayan lang yung busina niya. Ang liit ng tunog. Ayan, inuulan na tayo. Ang liit ng tunog, baka magkasakit tayo nito. Habas ang liit ng tunog, subilian nyo kaagad ng busina, ipa-install nyo. Pa-install nyo kaagad. Ayan na, inuulan na tayo. Kamaya mga ka-travel, continue natin yung video. So ayan, continue na rin mga ka-travel. Masyado inulan tayo eh. Maulan na. Kaya ayan, inulan na yung NMAX natin at saka yung RS natin. So ayan, yung busina mga ka-travel, Yung busina, ang pangit niya mga ka-travel, ha? Maliit yung kanyang tunog. Kaya, mas maganda talaga yung Honda na busina na stock kumpara sa Yamaha stock na busina. So bilhin nyo na kagad ng busina. So I suggest PIA horn, PIAA horn, mas maganda yan mga ka-travel. So palitan nyo na kagad. Ako, pinalitan ko na. So ito, parinig ko sa inyo. Parinig ko sa inyo ha, yung tunog. Diba? Maganda siya. Yan yung PIA horn. Kasi mas maliit siya kumpara sa Bosch horn. So PIA horn mga ka-travel yung piliin nyo ha, PIA horn. So ayan, yan yung ayaw ko dito sa NMAX din eh. Stock horn. Ang pangit. Ang pangit, promise. So, bilhin nyo na lang para may solusyon. Next, mga ka-travel, na ayaw ko dito sa ating NMAX 155 version 12.3. Ulitin ko na naman, ha? Ulitin ko. Hindi ako NMAX hater. NMAX lover ako. Kaya nga ito yung pinili ko. So, next, mga ka-travel, na ayaw ko dito sa ating NMAX ay yung susi. Mga ka-travel, hindi siya waterproof, ha? Hindi siya waterproof. So, imbis na ilalagay mo lang siya dito, tapos umulan, ipapasok mo talaga sa bulsa. Ayan. Lagay mo dito lang sa gilid. Ayan. Basta hindi siya waterproof mga ka-travel kasi may battery sa loob. So, much better, ilagay nyo sa safety. So, okay lang kapag hindi maulan, ilagay mo dito sa ganyan. Hindi pala ito bulsa. Ganyan, di ba?
okay lang kapag hindi maulan. Pero pag maulan, itago nyo na kasi baka masira eh, delikado. Di ba? Ay, ayan. So, be aware kayo dito at saka maging attentive kayo sa weather if ever babiyahe kayo. Itong susi, hindi ito waterproof. Bibili sana ako nito ng ano, minakaano niya. Hindi pa ako nakakita dyan sa Lazada or Shopee. So, soon, bibili tayo ng accessories para dito sa susi natin. Di ba? So, next mga ka-travel, additional na rin dito. Ano, kahit cash nyo binili yung NMAX nyo, isa lang yung ibibigay sa inyo, bibili pa rin kayo doon mismo, mga 2,000 plus to 5 to 8 or mga 3,000, iwan ko, nakalimutan ko, bibili pa rin kayo ng susi nito para may reserva kayo. Di ba dapat pag cash na, dalawa na dapat yung susi. Ito lang sa aksarim natin, dalawa na yung susi, yung RS natin, dalawa na yung susi. Dapat sana, dalawa na sana na ibibigay ito. Diba, if ever magka problema yung isa, meron tayong reserva. So Yamaha, please, Yamaha, dapat sana ibigay nyo na agad. Wala na sanang additional cost. Meron pang additional cost mga ka-travel. Ayan, so ibibigay nyo lang yung code para makabili kayo nito. Nang pang extra nito. Grabe mga ka-travel, diba, additional cost. Ayan, sa gabal yan eh. So pag cash na sana, dalawa na sana. Yun lang yung concern ko sa susi nito. Grabe. Next mga travel, parang di tayo magtagal. Alam ko mahaba na yung video natin. Yung ayaw ko pa dito sa NMAX natin mga travel ha. Ito. Madumihin siya mga travel. Kahit ano lang, kahit kunting ano lang, madumihin siya. Promise, kunting alikabok lang, madumihin siya. Kaya parang pag naka-NMAX ka, masyadong sensitibo ka. So kailangan may pampunas ka talaga na dala. At tulad yan ito mga travel. Ayan. Yung mga tubig dyan mga ka-travel, matagal yan mawala. Ano? Siguro dahil sa spray na ginagamit ko, itong shield oil. Kailangan mo talaga yung punasan para mawala yung tubig. Tapos yung dumi, kailangan mo talaga punasan. So unlike sa RS natin, ano, hindi siya ganun ka madumi. Masyadong sensitive yung kanyang mga skin, lalo na siguro ko dahil ano, matte siya, matte. Pag glossy kasi mga ka-travel to, ganito dito, hindi siya masyado madumi. So if ever lang ano, if ako lang yung engineer, gagawin ko sana itong NMAX natin, gagawin ko sana glossy black lahat, glossy. Kasi mas madaling linisan yung glossy kumpara sa black. Ayan, tulad ganito. Promise mga travel, umiiba yung kulay niya ito, umiiba yung kulay niya if ever maarawan siya, tapos nabilad siya sa araw, tapos magmahan ka sa mga may buwangin. Umiiba yung kulay niya mga travel, hindi na siya ganyan ka kintab. Ano, although hindi siya ano glossy, pero makintab naman siya. Umiba yung kulay niya, ano? Mga travel. So, masyado akong sensitive kasi sa, ano, pag-motor. You know, I love motorcycle. Next, mga ka-travel, para din na tayo tumagal. Itong side stand. Saan yung side stand? Tingin na itong side stand na ito. Muntikan ako nito madali, mga ka-travel. Itong side stand na ito. Ayan, tingnan natin. Grabe, mga ka-travel. Huwag nyo talaga iiwan yung motor nyo kapag nag-park kayo na naka-straight lang yung ulo. Dapat kung naka-side stand kayo, dapat nakaganyan. Nakaganyan na or nakagano. Nakaliko yung pinubela. Yes mga ka-travel, muntikan ako nito. Muntikan ako nito. Itong side stand na to, kung ina to, bakit ang lambot niya mga ka-travel, kunting force mo lang, oh. Grabe. Palitan niyo to, Yamaha. Galit. Kasi mga ka-travel, mabibiktima tayo. If ever, naging pabaya tayo sa pag, ano, side stand, pag park, tapos. Lalo na pag pababa, tapos i-side stand mula ko! Lagot ka dyan. So, kapag pa-island, advantage tayo dyan. So, kahit mag-side stand tayo, okay lang yan. Pero pag pababa, delikado tayo dyan. Grabe mga ka-travel, delikadong delikado tayo dyan. Ulit-ulitin ko. Ayokong may nakikita kong NMAX na mayroon na talaga akong nakita. Eh kung may nakita akong NMAX na nang dahil lang sa side stand, itong side stand na to dapat baguhin to ng Yamaha. Galit. Ano? Kasi ang lambot niya, kunting push mo lang sa motor mo kapag naka-side stand ka. Ano, parang bibigay siya. So, for safety, para maiwasan natin, center stand na lang. Ano? For safety. If ever mag-side stand man kayo, ikot na yung pinabila nyo. Yeah. Or paganda sa kanan.
'di ba? Para safety. So, kita-kits na lang tayo sa highway. Ayan, 'di ba? Next na ayaw ko pa dito maka-travel ah. Next na ayaw ko pa. If ever bumiyahe kayo ng mahangin, grabe. RAR, Yamaha NMAX, ano ba 'yan? Malaki kasi yung kaha ng NMAX natin maka-travel. Masyado siyang ano, kumakain ng hangin. Ano ba yung term niyan? Kumakain siya ng hangin. Parang ano? Ano ba yung term diyan? If ever mahangin, parang sumasabay siya sa hangin maka-travel kasi malaki yung kaha niya tapos ikaw mismo ano, nakasakay ka pa. So sumasabay siya. Ano maka-travel ito ha? Mabigat yung NMAX natin if ever ano lang, dito lang yung hindi siya umandar. Mabigat siya maka-travel. Pero kapag naka-andar na siya, magaan siya. Tapos, if ever mahangin, ayan, mahangin, sumasabay siya sa hangin. Kahit hindi naman ganun kalakas, masyado siyang ano, lumalaban sa hangin. So, kaya yung speed mo, mapapa, ano, bumabagal. Tapos, ayan na nga, yung sinasabi ko, yung parang sumasabay siya sa hangin, hindi ko makuha yung term sa Tagalog, kingin na yan! Hindi ko makuha yung term sa Tagalog, yung... Basta, ayan, sumasabay niya sa hangin. Unlike sa RS150 natin na smooth lang. Smooth lang kasi hindi siya ganun kaano, kalapad ng kaha niya. Ano? Hindi siya ganun kalapad ng kaha niya. So, dito sa NMAX natin, hindi siya pwede sa mahangin kapag ibiyahin nyo. Mabifeel nyo yan, mabifeel nyo, ha? Mabifeel nyo yan. So, di ko makuha yung term, parang yun na yun. Yun na yung naiisip nyo kapag mahangin. Parang ano siya, hindi siya pwede sa mahangin ni biyahe. Ramdam na ramdam mo na sumasabay siya sa hangin. Nadadala, ayan, nadadala siya sa hangin. Unlike dito sa ating RS150, smooth lang siya. Ano? Lalo na ito. Andiyan ka pa, nakasakay ka pa, 'di ba? Woo! So, 'yun lang mga ka-travel yung mga nakita kong mga dislikes dito sa ating NMAX. Pero all goods naman lahat. Marami tayong goods kaya ito yung pinili ko. So, yo. Hope ya mga ka-travel na mayroon kayong natutunan, ano? So, next natin na vlog mga ka-travel yung mga accessories nito. Mga accessories, yung mga dapat yung bilhin ng mga accessories kapag bibili pa lang kayo ng Yamaha NMAX.